Itinanggi ng House political leaders na personal na pag-atake kay Vice President Sara Duterte ang desisyon ng Kamara na i-realign ang confidential funds ng tanggapan nito at ng Department of Education para sa taong 2024. Sa isang pahayag, pinuna ng mga leader ng lahat ng political parties ng House of Representatives ang mga naging pahayag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Anila, nakakalungkot ang paninirang puri ng dating Pangulo sa institusyon na sa loob anila ng ilang taon ay sinuportahan ng marami nitong legislative priorities. Tinuligsa ni dating Pangulong Duterte si Speaker Martin Romualdez at iginiit na kung balak nitong tumakbong presidente, hihingi siya ng audit kung paano ginastos ang pondo ng bayan. Sinabi rin itong target ng intelligence funds ng anak na si VP Sara Duterte, ang ACT Teachers Partyless Representative na si Franz Castro. Panawagan ng House political leaders sa dating presidente at kampo nito, tigilan ang pagbabanta o pagpapahiwatig ng panganib laban sa kaninumang miyembro ng Kamara o sa institusyon mismo. Pinaninindigan din ng mga ito ang desisyong paglilipat ng confidential funds sa security agencies upang tugunan ang krisis sa West Philippine Sea. Committed din anila ang House of Representatives na igalang at sundin ang ruling ng Korte Suprema na iligal ang pork barrel fund. Ito ay matapos sabihin ni dating Pangulong Duterte na pinakabulok na institusyon ng Kongreso dahil sa pork barrel funds. Pinayuhan naman ng mga leader sa Kamara ang dating Pangulo na kung may ebidensya sa mga aligasyon nito ay ipresenta sa mga kinauukulang otoridad. Ang political parties na kabilang sa joint statement na inilabas gabi ng Sabado, October 14, ay ang Lakas Christian Muslim Democrats, Partido Demokratiko Pilipino Lakas ng Bayan, Nationalist People's Coalition, Nationalista Party, National Unity Party at Partyless Coalition Foundation Incorporated. Samantala, isinumite naman ng Magkabayan Bloc lawmakers ang House Resolution No. 1361 upang hikayatin ang tatlong komite sa Kamara na imbestigahan ang confidential funds ng Davao City mula 2016 hanggang 2023 in aid of legislation. Ayon kina ACT Teachers Partyless Representative Franz Castro, Gabriela Partyless Representative Arlene Brosas at Kabataan Partyless Representative Raul Manuel, dapat umiwas ang mga opisyal ng pamahalaan sa irregular, hindi kinakailangat sobrang paggastos, subalit kapos naman ang pondo para sa social services. Una nang pinabubusisi ng mga mambabatas na ito sa Commission on Audit o COA, ang nasa anilay 2.6 billion pesos na halaga ng confidential funds ng Davao City mula 2016 hanggang 2022 sa ilalim ng pamumuno ng dating alkalde at ngayon VP Duterte. Rosalie Coz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.